Yun agad mga tulitineng, nakikita nyo kayang address na yan. Yan ang inyong puntahan pag kayo'y napapaybayag maglome. At dahil nga natin musa ng isang beses ay di na paulit, di na talagang dinayo ko. Pero syempre, bago ako pumasok ay di bibigyan ko kayo ng kaunting impormasyon kung anong oras at anong araw sila bukas. Yan, kung nakita nyo sa pinto, mabilis laang. At pagpasok nyo ay di arinaan nyo makikita at napakaganda na itsyo sa loob. Di ni naman ay makikita nyo sa video ngayon, medyo nag-iba ang itsura ni atay nang biruin namin ng bahagya. Sabihan ba naman namin ng bakit gayon ang laume? Pagkasarap, ay di yun nga. Yan ang inyong makikita. Ang kanilang menu, sa kanilang napalaking TV, ang kanilang mga panghimagas na leche flan, cheesecake, chocolate cake, at kung ano-ano pang cake. At yun nga, nag-order na kami ng aming Lome at Shanghai. I-follow nyo rin nga pala sila sa kanilang Facebook page, Instagram, at saka sa Wix website. Check nyo. Eh di, syempre, kung ipapalo nyo sila, eh di ipapalo nyo rin ako. Yan o, tingnan nyo, kaganda ng loob. Ari na nga, dumating ng aming in-order na jambong lome at isang order ng Shanghai. Ay itsura pa lang ay, parang tricky aakitin na eh. Di gumawa muna kami sa usapan. Sa mga hindi marunong kumain ng lome, igayin laang, toyo, kalamansi at sili. Yan, dudurugay ng maigay at nang talagang kumaga at tumalabang ang hang. Eh hindi rin ang pagpigil ang inyong atay ay tingnay, sabay tikim agad sa lome. Eh tirador din ang lome. Yan, tapos dyan sa parte nga ni kami kaunting kwentuhan muna. Napakwento muna ng bahagya. Eh taga Batangas din eh. Taga Batangas na nagluto ng lome. Kaya alam kung talagang legit ang lome aray. Kaya dinayo ko. Yung gabing bago araying araw na aray, kami ay nag-order, pa-deliver. Ay di iyaw, natikman ko, sabi ko yung looming RN ay nagluto nun rin ang taga Batangas ay. Ay di ang ginawa namin, sinerge namin kung saan nga ang lugar. Ay di kinabukasan bago kami umuwi sa aming probinsya ay pumunta kami din at kumain ulit. At yan nga, habang naghahanda ng looming ako ay napakwento pa. Ayan, ay bahala na kayo maglaway. Asadya namang pag ikinadinis abroad, ay naku po, alamat na. Makakain ng mga garnay. Tapos inilagay ko ng lahat ang toyo kasama ng silay. Tangkay lang hindi kasama, medyo sinalang tangkay at yung hindi nakakain. Ay di pagkatapos kong mailagay ay yan, pandalas ang halaw. Pagkatapos kong mailagay ang toyong may silay at tuloy ang hunta habang naghahalaw. Ang akin namang kasama ay panay naman ang tikay habang naghahalaw ako. At tapos yun na nga, ay di panoorin nyo na lang ako habang nakain. Ay masabi ko nga pala, yun ay kadaling hanapin. Kung kayo ay bago sa Halifax o kaya ay talaga hindi nyo pa alam itong Happy Plate, madalila ang yan ay yun ay sa may Dutch Village malapit sa Silong. Kung alam nyo na ang Silong, bago pumunta sa Silong, yung sa may stoplight na bago pumunta ng Silong, kakanan kayo doon o makalampas doon. Pag nakita nyo ang Subway doon, katabi ng Subway at saka ng Mary Brown Chicken. Yun, ay naku, talagang pag natikman nyo yung looming aray, sasabihin nyo yun, para kayong umuwi ng Pilipinas or kahit hindi na umuwi ng Pilipinas, sadyang aray, panalo. Ay sa Pilipinas ako naubos din ng ganun laki, jumbo. Ay sadyang din ay pinigilan ko lang ang sarili. Ay siya, ay mga tutoy tineng, ay talaga namang susuportahan nyo palagi ang channel ng inyong Kuya Harday, Facebook page at saka YouTube channel ha. Hindi ko na kadadamihan ng kwento din eh. Talagang manood na lang kayo sa aking pagkain. Sana ay magutom ko kayo. At mapaibig din kayong lumuwas ng Halifax at nung makapaglome din sa Happy Plate. Yung shout out sa Happy Plate. Baka naman pagbisita ko dyan. Yun nga din pala, nagpapasya itong aking pinsan na si JR Mojica. Ayun, papashout out. Yung mga kamag-anak ko dyan na wala ding sawang sumusuporta. Hindi lahat ng kamag-anak ay nasuporta eh, pero salamat. Yun, ay di salamat sa lahat. Saka na ulit ako magkukwenta. Saka na ulit ako mag-upload. Busy. Oh siya, salamat.